Good day everyone, welcome to my YouTube channel. Ang channel na ito guys ay naghihikayat or nagtuturo sa mga beginners kung paano gamitin ang isa sa pinaka popular o tanyag na application sa buong mundo, which is yung Microsoft Office. Sa video na ito guys, isishare ko sa inyo kung paano maggumawa ng speedometer animated slide na kagaya nito gamit ang Microsoft PowerPoint. At siyempre, sisimulan natin yan siya agad pagkatapos ng ating intro. So dito, open lang tayo ng ating Microsoft PowerPoint. Pipili tayo ng blank presentation at tatanggalin natin tong text box. So dito ngayon sa ating blank sheet, dito tayo magde-design ng ating presentation. So dito, pupunta tayo ng insert, shape, pipili tayo ng shape na hollow circle at i-drag natin lang siya dito ng paganyan. Then i-click natin ang yellow dot para bawasan natin yung kapal ng ating circle. Then punta natin dito sa gilid. Hold control at i-drag natin siya pagilid ulit para ma-duplicate. So itong isa, ito yung i-edit natin. Punta tayo ng shape outline, no outline. Then punta tayo ng insert ulit, shape, pipili tayo ng rectangle at i-drag natin lang siya ng paganyan. Adjust natin pataas konti. Then hold control D para ma-duplicate. Igit na natin. Then hold alt and shape sa inyong keyboard at i-rotate natin. Control D ulit para ma-duplicate. Then hold alt and shape, i-rotate. So sa pagkakataon na ito guys, paulit-ulit lang yung ating gagawin hanggang sa mapunuan natin yung buong circle. So next, i-select natin to siya lahat. Then, pupunta tayo ng merge shape at ang pipiliin natin ay fragment. So, ang susunod, pipiliin ko lang yung mga kakailanganin ko sa aking presentation. Ayan, ikiklik ko lang siya ng paganyan at itabi ko lang siya dito. So, yung natitira guys, i-delete ko na. I-drag natin, then press natin yung delete sa ating keyboard at kunin natin to ulit. At ilagay natin siya dito. So dito, punta tayo ng shift fill. So papalitan ko siya ng kulay. Ang pipiliin ko ay gray. Shape outline, no outline. So next guys, itong isang circle natin, punta tayo ng insert, shape, pipili tayo ng oval at i-drag natin lang siya dito ng paganyan. I-center natin lang siya guys. Punta tayo ng shape outline, no outline. Shape fill, so ang pipiliin ko ay blue. Punta tayo ng insert ulit, shape, pipili tayo ng oval at drag natin lang siya dito ng paganyan. Center natin lang siya guys. Then punta tayo ng shape outline, no outline. Shape fill, gawin natin siyang white. Punta tayo ng insert, so sa shape ulit, dito pipili tayo ng triangle at idadrag natin lang siya ng paganyan. Then next, shape outline, no outline. Shape fill, gawin natin siyang blue. Then select natin tong tatlo, hold control plus G sa inyong keyboard para mag-group at pagkatapos i-hide natin lang itong circle. Go to shape fill, no fill, shift outline, no outline. At i-select natin silang dalawa at right click group at i-click natin yung group at ilipat natin siya dito ng paganyan at i-rotate natin itong ating arrow ng paganito. Yan. So ang susunod, lagyan natin siya ng title at text dito sa baba. So sa akin, mayroon na akong na-provide na text. Kopyahin ko lang po ito siya. Lipat ko doon sa aking presentation. Paste. At
itong isa, ganun din. Kopyahin natin lang siya by hold Ctrl C. So dito Ctrl V. So at ilagay ko lang siya ng paganyan dito sa baba. So next, iurong natin lang siya dito ng paganyan konti. Then i-animation natin na siya, guys. So ang una natin gagawin ay punta lang tayo dito sa animations. I-click natin yung animation pane. So dito makikita natin yung animation pane status. Ang susunod, i-click natin yung ating arrow. Punta lang tayo dito sa add animation. At ang pipiliin natin ay spin. Ayan. So ngayon guys, naka 360 degree yan siya, clockwise. So babaguhin natin yan siya, guys. Kailangan naka on click. So dito papalitan natin siya ng 1.25. At i-click natin tong arrow. So dito sa epic option, papalitan natin yung clockwise ng 120 degree. Yan. Then click natin yung enter at i-okay natin. So ganyan ang lalabas sa ating animation, guys. Ayan. So ang susunod, lagyan natin ng kulay yung mga box na ito kung hanggang saan huminto yung ating arrow. So i-click natin lang yung box. Punta lang tayo ng add animation. Dito sa emphasize, ang pipiliin natin ay object color. At pagkatapos, dito sa epic option, papalitan natin ng kulay. So i-click natin lang yun siya, palitan natin siya ng kulay green. Ang kulay niya katulad ng nakasulat dito. So dito sa start, ang ipapalit ko ay with previous. At ang kanyang duration ay 0.25 seconds. So next, ang susunod na box, lagyan natin ng kulay. Punta tayo ng add animation, object color, epic option, ang pipiliin ko ay ito. So dito sa start, ang pipiliin ko ay with previews. Ang duration ay 0.25 seconds. So dito sa delay, 25 seconds din. So next, yung pangatlong box, add animation, object color, effect option, ang pipiliin ko ay ito, yung green. So ang start with previews, duration 0.25 seconds, at ang kanyang delay, dagdagan ko lang siya ng 25 maging 50. At dito sa pang-apat, add animation, object color, effect option, green. At dito sa start with previews, ang kanyang duration ay 0.25 at ang kanyang delay ay 75 seconds. So kung ipi-play natin, guys, lahat ganyan ang kalalabasan niya. So ang isusunod natin na i-animation, guys, yung kanyang text dito sa baba. I-click natin lang yung box at punta tayo ng add animation. Dito sa more entrance effects, ang pipiliin ko dito ay float down. At i-click ko yung okay. So dito sa start, ang pipiliin ko ay after previews. At ang kanyang duration, ang itatype ko dito ay 0.50 seconds. So ipi-play natin, guys. So ganyan ang kalalabasan niya. Then i-highlight natin siya lahat, guys. Then hold control sa inyong keyboard at i-click nyo para ma-duplicate. Ayan. So ilagay natin lang siya dito. So dito, guys, kung napapansin nyo, nagdubli na yung ating animation pane dahil sa nag-duplicate tayo ng ating speedometer. So ngayon ang gusto kong mangyari ay dagdagan ko yung ikot ng ating arrow papunta dito sa panglimang box. So kung napapansin nyo, ang ating speedometer ay nasa 75 km per hour na. So ngayon, dahil sa ang ikot ng ating arrow ay nasa pang-apat pa lang,
Ayan. So dadagdagan ko siya hanggang sa panglima at babaguhin natin yung kulay. So sa pag-i-edit guys, i-click nyo lang yung arrow at dito sa effect options, papalitan natin yung clockwise ng 150. Click natin yung enter. Then okay. So ayun, sa panglima na siya guys. Ngayon, sa pagkukulay ng ating box, papalitan natin yung kulay. So dito sa simula, ang effect option, palitan natin siya ng kulay orange. Pangalawang box, ganun din. Orange din. Pangatlo, orange. Pang-apat, orange din. At dito sa panglima, punta tayo ng add animation. Object color. Punta tayo ng effect option. Ang pipiliin natin ay orange. So dito, itaas natin lang siya dito sa kasunod ng isa. Sa start, ang pipiliin ko ay with previews. Dito sa duration, 0.25 seconds. At dito sa kanyang delay ay gagawin ko siyang na 1 seconds. At dito sa kanyang text, papalitan natin ng kulay na orange. At punta tayo ng shape format. At dito sa text fill, ang ipapalit natin ay orange. So ayan guys, i-play natin siya mula doon sa simula. So hanggang dito na lang yung ating tutorial guys. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-subscribe at pakiclick mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa bawat upload ko ng mga videos.